Magsitayo ang lahat. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob, mga sala ko'y iyong linisin, ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Bubuksan aking puso't isipan, pagsalansan ko'y aking tinikilala, patawarin kasalanan. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob, mga sala ko'y iyong linisin, ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, nawa'y sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, upang maging karapat, dapat po tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito. Tumahimik po muna tayong sandali. At nang may kababaang loob kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo sa aming lagi ang espiritu ng pagsasaloob ng iyong ikinalulugod, gayon din ang diwang ganapin ito agad at lubos, upang kami makapamuhay ng dahil sa iyo, sapagkat hindi kami mabubuhay nang walang pagtatangkilik mo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Pagbasa mula sa aklat ni Esther. Noong mga araw na iyon, labis na nabagabag si Reyna Esther. Dumulog siya sa Panginoon. Ganito ang daing niya sa Panginoong Diyos ng Israel. Panginoon ko, tanging ikaw ang hari namin. Tulungan mo ako na ngayon nag-iisa at walang ibang maaasahang tutulong kundi ikaw lamang. Haharap ako sa napakalaking panganib mula pa sa aking pagkabata. Narinig ko na sa liping kinabibilangan ng aking angkan na ikaw, Panginoon, ang humirang sa Israel mula sa dinami-rami ng mga bansa at ikaw din ang sa panahong iyon ay pumili sa aming mga magulang upang maging iyong bayan magpakailanman. Tinupad mo ang lahat ng iyong ipinangako sa kanila. Alalahanin mo kami, Panginoon.
Padama mo sa amin ang iyong paglingap sa sandaling ito ng kagipitan. Bigyan mo ako ng lakas ng loob, hari ng lahat ng mga dinidiyos at pinuno ng lahat ng kapangyarihan sa lupa. Bigyan mo ako ng kakayahang magsalita sa harap ng liyong si Aswero upang maakit ang kanyang puso na mamuhi sa taong kumakalaban sa amin at sa gayoy mapahamak siya kasama ng mga nakikipagsabuatan sa kanya. Iligtas mo kami, Panginoon. Tulungan mo ako na ngayon nag-iisa at walang ibang maaasahang tutulong kundi ikaw lamang. Ganap mong nababatid ang lahat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nung ako ay tumawag, tugon mo'y aking tinanggap. Nung ako ay tumawag, tugon mo'y aking tinanggap. Ako, puon buong puso nga awit ng pasalamat, sa harap ng mga anghel, pupurihin kitang ganap. Sa harap ng iyong templo, ayuyuko at gagalang, pupurihin kita roon. Pupurihin ang iyong ngalan. Noong ako ay tumawag, tugon mo'y aking tinanggap. Dahilan sa pag-ibig mo at sa iyong katapatan, ika'y tunay na dakila, pati iyong kautusan. Noong ako ay tumawag, tinanggap ko ang tugon mo. Sa lakas mong itinulong, ay lumakas agad ako. Noong ako ay tumawag, tugon mo'y aking tinanggap. Nahahandang harapin mo, mapupusok kong kaaway, ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong tanglay. Yung mga pangako mo ay handa mong tupding lahat, ang dahilan mo. Poon, pag-ibig mo'y di kukupas, at ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Noong ako ay tumawag, tugon mo'y aking tinanggap. Magsitayo ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Diyos ko sa aking igawad, loobing tunay na tapat, puso ko'y kawin mong wagas. Nang manauli ang galak, bunga ng iyong pagliligtas. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa'yo, Panginoon. Noong mga panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makasusumpong. Kumatok kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo. Sapagkat tumatanggap ang bawat humihingi, nakasusumpong ang bawat humahanap, at binubuksan ang pinto sa bawat kumakatok. Bibigyan ba ninyo ng bato ang inyong anak kung humihingi ng tinapay? Bibigyan ba ninyo siya ng ahas kung humihingi ng isda?
Kung kayo na masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Ibibigay niya ang mabubuting bagay sa mga humihingi sa kanya. Kaya, gawin ninyo sa inyong kapwa ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Ito ang kahulugan ng kautusan ni Moises at ng turo ng mga propeta. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Good afternoon po sa inyong lahat. At sa ating mga kadeboto sa iba't ibang panig ng bansa at ng mundo na nakakasama natin sa ating online na misa. Tayo po ay nagpapatuloy sa ating unang linggo ng Kwaresma. Ang unang linggo ng 40 araw na pagninilay-nilay, pagdarasal natin. At higit sa lahat, hindi lang tayo magninilay, magdadasal, hindi lang natin babalikan ang naging paghihirap at kamatayan ni Kristo. Huwag natin kalilimutan, ang Kwaresma ay panahon din upang mas tularan, gayahin at maalala natin na sundin ang naging buhay ni Kristo. Hindi lang natin pagkukwentuhan, hindi lang natin iiyakan, panonoorin yung Passion of Christ. Baka nakakalimutan ho natin, ngayong Kwaresma, may pinapagawa sa atin. Hindi lang tayo makikinig, hindi lang natin babalikan ulit kung paano naghirap, kung paano namatay si Kristo. Kaya meron tayong tinatawag na daan ng krus, Stations of the Cross. Muli nating sisikaping sundan, tularan ang naging daan ng buhay ni Kristo sa mundong ito. Hindi madali. Huwag na ho natin kalilimutan, bukas, Biyernes, buong Biyernes ng Kwaresma, di ba ho? Abstinence tayo sa karne, sa baboy, baka nakakalimutan nyo, ipapaalala ko. Sabi, si Father naman, pinaalala pa, oh. Nakakalimutan ko na nga, kinalimutan ko na nga. Wala mo ng baboy, karne. Fasting, yung iba, hindi lang abstinence, fasting kapag Biyernes ng Kwaresma. Yung iba kasi, fast eating. Bilisan mo, baka makita tayo, baka mahuli tayo. Kaya nga, lahat ng gagawin natin ngayong Kwaresma, huwag mo lang gawin ng marami, kundi gawin mo ng mabuti. Ano po yung tatlong haligi ng Kwaresma? Prayer, fasting, almsgiving. You will not just pray more. You will not just sacrifice more. You will not just give more. But you will do it in a better way. Hindi ka lang magbibigay, hindi ka lang gagawa ng marami at malaki, kundi gagawin mo ng mabuti. Baka kasi hindi na tama yung ginagawa nating pagdarasal. Baka hindi na tama yung ginagawa nating pagkasakripisyo. Hindi na tama yung paraan ng pagbibigay natin. Kaya ano ang sinasabi ng mga pagbasa ngayon? Humingi ka sa Diyos. Lumapit ka sa Diyos. Kaya ang Kwaresma ay panahon ng paghingi, hindi lang pagbibigay. Hihingi tayo. Pero kanino? Sabi ni Father kanina sa misa, manghingi ka daw. Bigyan mo ko. Asawa pa naman kita. Kapatid pa naman kita. Sabi ni Father, panahon ng paghingi. Huwag kung kani-kanino ka lang humihingi. Ano ang sabi ni Esther sa unang pagbasa? Wala akong ibang maaasahan, Panginoon,
ikaw lamang. Dahil yung iba ko minsan, pag hiningan ko, bibigyan ako. Pero hindi pa na ibibigay sa akin, sinisingil na ako. Humihingi na kagad ng kapalit. Yung iba, bibigyan ako dahil may hidden agenda. Yung iba, binigyan nga ako, pero ininsulto muna ako. Pinamukha niya muna sa akin na kawawang kawawa ako. Kaya kanino tayo dapat laging humihingi, higit sa lahat at una sa lahat? Sa Diyos pa rin. Ano ang sabi ng ating ebanghelyo? Humingi ka, bibigyan kita. Humanap ka, makikita mo. Kumatok ka, pagbubuksan kita. Kaya ngayong Kwaresma, mga kapatid, gawin natin ng mabuti ang paghingi natin sa Diyos. Ano ang tinuturo sa atin ng kapakumbabaan? Isang mahalagang ugali ng Kwaresma ang pagpapakumbaba, kababaang loob. Dahil kung ang Kwaresma ay ang pagbabalik loob, tandaan niyo po ito, walang pagbabalik loob kung walang kababaang loob. There is no conversion without humility. Kaya ano ang sabi? Lumapit ka sa akin. Humingi ka sa akin. Ipinapaalala ng Diyos, hindi mo kaya lahat. Without God, you are nothing. You cannot do anything. Sa huli, ang Diyos pa rin ang kailangan natin. Sana naman napatunayan na natin yan dahil sa pandemya. Sa huli, lahat tayo, pati ang pinakamakapangyarihang pinuno ng mundo, natutong tumawag sa Diyos. Huwag na tayo maghintay ng panibagong pandemya bago tayo makaalala ulit sa Diyos. Kaya sa pagpapatuloy na misa natin, mga kapatid, sama-sama ng may kapakumbabaan, gawin natin ng mabuti ang paglapit natin sa Diyos. At sabi nga ng ating ebanghelyo, gagawin natin ito hindi para ipamukha sa iba na kawawa sila, na mas malagaling tayo, na mas matalino tayo. Gagawin natin ito, ipagdarasal natin ng iba, magsasakripisyo tayo para sa iba, at tutulong tayo sa iba dahil ito rin ang gusto nating mangyari sa buhay natin. Pray better, sacrifice better, and give better. Huwag ka lang magbigay ng malaki, huwag ka lang gumawa ng marami. Magbigay at gumawa ka ng mabuti. Amen. Magsitayo ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, nangako si Jesus, humingi at kayo'y bibigyan. Lumapit tayo sa ating Amang nasa langit nang may pag-asa at tiwalang katulad ng panalangin ng Panginoon. Ang ating pong itutugon, Butihing Ama, tumugon ka sa amin. Butihing Ama, tumugon ka sa amin. Sa buong simbahan, sa daigdig, naway lumaganap ang mataintim na panalangin. Manalangin tayo. Butihing Ama, tumugon ka sa amin. Ang mga taong nalululong sa masasamang bisyo at nasasadlak sa kasalanan, naway humingi ng kapatawaran. Manalangin tayo. Butihing Ama, tumugon ka sa amin.
tayo naway manatili sa pananalangin. Kahit tayo ay pinanghihinaan ng loob dahil sa mga kabiguan sa buhay, manalangin tayo. Butihing Ama, tumugon ka sa amin. Ang mga may sakit, naway makita ang kahulugan ng kanilang pagdidiis sa kanilang karamdaman, manalangin tayo. Butihing Ama, tumugon ka sa amin. Tahimik po nating ipagdasal ang iba pa po nating personal na kahilingan. Gayon din alalahanin natin ang mga taong ipinangako nating ipagdarasal natin. Ang mga kababayan nating nagtatrabaho, naninirahan sa ibang lugar at sa ibang bansa, alang-alang sa kanilang pamilya. Ipagdasal natin ang mga biktima ng iba't ibang krimen, kalamidad sa ating bansa. Ama naming maawain, pinasasalamatan ka po namin sa pagdinig mo sa aming mga kahilingan. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis. Di masukat ang galak ko, pagkat aking iniibig sa'yo. Ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humihingi ng patawad mo. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maging kalugod-lugod nawa ang aming panalangin at mga alay na aming inihahain upang paunlakan mo ang aming pagdulog at ang kalooban namin ay maakit sa iyo ng lubos. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Binibigyan mo kami ng bagong pagkakataon upang ganapin ang paghahanda ngayon para sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay. Kaisa ng iyong anak na minamahal, aming inilalaan ang panahon talino tiyaman para ganapin ang iyong kalooban na ang kapwa-tao ay lubos na damayan. Sa pagdiriwang namin sa aming pagsilang, bilang mga kaanib ng iyong sambayanan, kami iyong pinagkakamit ng katayuang ganap sa pagtatangkilik. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito
upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamat ang kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, San Juan Bautista, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcuta, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang mga anak ng ating mapagbigay na Ama sa langit, buong tiwala nating dasalin ang panalangin turo ni Kristo. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama.
Hinihiling po namin kamayadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban na po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Araw-araw, maniwala at magtiwala na may darating pa ring biyaya at mangyayaring himala. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat. Masdan ninyo ang ating Poong Jesus Nazareno. Siya ang tunay mong kailangan. Siya ang tunay mong kaligtasan. Ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay at sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Corona inang kini.
siyang susundin. Kung iyong hahangarin, kita'y aalimin at pinapaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan, lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo ang lahat. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, kami ay pinapakinabang mo sa inihain para sa kapatawaran at kagalingan ng tao. Ipagkaloob mo po ngayon at sa hinaharap ang idinulot nitong walang maliw na lunas sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Kami po ay nagpapasalamat hindi lamang sa pagsisimba ninyo lagi hanggat maaari dito sa Quiapo, dito man o online, pero kami po ay walang sawang magpapasalamat din sa inyong patuloy na pagbibigay ng inyong tulong, donasyon, suporta, material at igit sa lahat sa mga pinansyal na pagkakataon na kahit sa inyong sariling kakulangan, pangangailangan, nagsisika pa rin tayong gumawa ng kabutihan. At hindi po yan mamaliitin at makakalimutan ng Diyos. Salamat po sa mga kabidoboto natin sa ibang bansa rin at dito sa Pilipinas na nakikiisa sa ating mga gawain, sa ating relief operation at pagtulong sa mga nangangailangan. Ang Diyos na ang magbigay ng sapat at dapat na gantimpala sa inyong kabutihan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin.
Yumuko po kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtamnawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala-dala nilang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating mapagbigay na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong ginamatayan ay sigisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.